O tumaas po ng mahigit sa 70 hanggang 200 piso ang kada bundle ng gulay sa merkado ngayong araw. Ayon sa Agriculture Department, nabawasan kasi na mahigit sa 100,000 kilo ang supply ng gulay na dumating sa Metro Manila mula Benguet dahil sa lindol. May ulat si Clazel Pardilia. Kakaunti lamang ang nabiling gulay ni Rohani sa Balintawak Market ngayong araw. Tumaas po ngayong araw, hindi kagaya last week na medyo mabababa. Kung noon, kumukuha kami ng 5 bandal, ngayon kahit 2 na lang, gawa ng maliit lang ang pumapasok na pera. Saka kailangan mo ng maraming puhunan. Ayon sa ilang nagtitinda, tumaas ng 60 hanggang 200 piso ang kada bundle ng ilang klase ng gulay mula Cordillera. Gaya ng repolyo, patatas, labanos, petsay bagyo at sayote. Pahirapan kasing makabiyahe mula Benguet patungo ng Metro Manila matapos ang malakas na lindol na tumama sa probinsya. Kunti daw po ang supply sa Baguio po. Landslide po dun sa mga daan po. Di po makadaan yung mga sasakyan po. Nagmahal din ang presyo ng ilang gulay Tagalog. Palong before 400 lang din, tapos ngayon 650 na. Konti lang yung supply ng gulay kasi ngayon eh, kaya medyo mataas. Dahil nag-uulan. Kaya ang may kalenderya na si Aling Jelina. Dati ang ano namin, 45, 40, takal namin ang ulam. Ay ngayon, 50 na. Taas po ang presyo ng bilihin. Sa tala ng Department of Agriculture, bumaba ng halos 100,000 kilo ang supply ng gulay na dumating sa malalaking trading post sa Benguet pa Metro Manila, kasunod ng lindol na yumanig sa Northern Luzon. Pagtatapos naman ang harvest season ng gulay Tagalog sa ilang rehiyon, ang dahilan ng pagnipis ng supply. Pero pinalalakasaan niya ng DA ang Kadiwa Stores para kumuha ng gulay mula sa ibang rehiyon na madami dala sa NCR. We saw that bumaba yung number of farmer trucks na dumating sa BAPTC today as compared to yesterday. So this can be also attributed dun sa mga road closures, no? However, pag ating pong ibangga yan sa consumption yung mga dadaling dito sa Metro Manila, it is still enough sa ating consumption. Clazel Pardilia, para sa bayan.